Wala to sa plano na positive mga kangiti na buntis po ako. So mga kangiti, nakabihis na tayo kasi ito na yung araw ng ating pag-uwi sa Batangas. So uwi na tayo mga kangiti. Dami na po comment sa vlog ko. Iiwan mo na daw ako. Iiwan na kita. Nasaan na kita na? Ano ang sabi mo? Bye, I love you. Labi, ingat ka ha. Ano mo, damit mo. Yes. Lagi mo ano. Yes. Bye-bye. See you soon. Saan mo alam? Panibagong ano na naman ito eh. Dagdag sa... Panibagong dagdag na naman sa pamilya namin yung... Ayan na siya guys! Ang tagal niya! Ang tagal mo oh! Ano mo sabi mo, naaris na ako? May passport na ako eh. Pwede na kitang iwan anytime. So, wala. Nakakalungkot lang. Ay, dami talagang changes sa buhay natin. Hindi na pwede yung palagi na ganun pa din. May mga times lang talaga na minsan mawawala ako kasi Kangiti, magbababay na muna sikat sa vlog natin. Yeah. Kasi papasok na siya sa work. Papasok o, diba? Na ang fresh ko ulit. Ang fresh siya naka-makeup na. So, yan. Bye-bye. See you soon. Bye-bye. Ingat ka sa work, ha? Mm-hmm. Pagka na lang, guys. Dadalaw ako, guys, sa Batangas. See you soon. Iwan ako dito mag-isa. Wala na ako. Sige sa Batangas. Joke lang. Ganun talaga ang buhay. Kailangan natin magtrabaho. Yes. Bye-bye, kaya, guys. Bye-bye, guys. Bye-bye. See you soon. Bye-bye, guys. So, mga kangiti, alis na si Kat. Bye-bye. Bye-bye, I love you. Labi, ingat ka, ha? Ano mo, damit mo. Yes. Lagi mo, ano. Yes. Bye-bye. See you soon. Saan mo nga lang pinagmuntang Batangas? Ay, magmunta akong Batangas. Sige na, iwan mo na ako. Bye-bye. Bye-bye. Ingat ka, ha? Bye-bye. So mga kangiti, nakaalis na si Madam. Ayan, so ako na lang naiwan dito sa house. At mamaya uwi na rin ako ng Batangas. Mamaya madaling araw ulit. So, ayan, samahan niyo ko ulit kung ano yung mga gagawin natin mamaya dito. Kasi ayusin ko din yung mga gamit ko, yung mga ibang gamit ko dito. Tapos, ayun. So, wala, nakakalungkot lang. Ay, dami talagang changes sa buhay natin. Hindi na pwede yung palagi na ganun pa din. Kaya ayan mga kangiti. At yung changes naman na yun ay yung pag-alis ni Kat, din na talaga kami kasama 24/7, matagal talaga like ginagawa namin before. Ano naman siya, for the better naman siya, kaya ano din, thankful din ako kay Papa Kat kasi okay yung mga changes na nangyayari sa amin ngayon. Okay siya. For our improvement and para maging better yung life namin, both. So, ayun mga kangiti, dami ko na namang sinasabi sa inyo. So mamaya na lang ulit, pagbabahay na tayo or kung ano gagawin ko dito mamaya. Let's go! So yun nga mga kangiti, pagkalaan ng ilang oras ay biglang pumatak naman ng ulan. At ginutom na ako mga kangiti, kaya magluluto na tayo ng ulam natin ngayong araw. So ang ulam natin ngayon mga kangiti ay tofu na may spinach. So ayun yung binili natin nung nakaraan na umalis kami ni Kat. So ayun, niluluto ko lang dito yung tofu natin. And sabi ko voiceover ko na lang kasi parang medyo nag-enjoy na ako sa voiceover mga kangiti. So ayun, niluluto ko lang yung tofu natin hanggang sa maging golden brown siya mga kangiti. So ayan, hiniwa-hiwa ko na siya dyan para mabilis na lang siyang maluto din at para hindi na ako mahirapan maghiwa after natin magprito kung buo ko siyang ipiprito mga kangiti. So yun, pagpasensya nyo na ako medyo makalat sa ating kusina dahil hindi na, wala na akong time maglinis kasi nagluto na ako kaagad mga kangiti. So ayun, yan, luto-luto lang ako dyan mga kangiti at na-miss kong magluto dito sa kusina namin kasi ang tagal ko na din nga nakabalik dito sa ating bahay dito sa Cavite. So, ayan,
Tsaka hobby ko din talaga magluto. Everyday na nandiyan ako sa amin. So, ayan mga kangiti, luto na siya. So, ayan, may narinig kasi ako na parang tumunog. E ako lang mag-isa dyan, kaya patingin-tingin ako. So, ayan, luto na siya mga kangiti. At ang dami pala na ito. So, ayan, bilisan na natin para mabilis tayo matapos. So, ayan, oh. Sige, bilisan mo, girl. Ayan. Gigi. Ayan na, malapit na. So, ayan, unti na lang. Ay, pagod na pagod, grabe, may paghupa. So, ayan mga kangiti, after nyan, syempre, magigisa na tayo ng bawang tsaka sibuyas dahil lulutuin naman natin yung ating spinach. So, sa mga gusto ng healthy na pagkain, gawin nyo ito mga kangiti kasi sobrang masarap sya at sobrang dali lang lutuin. At masarap siya talaga mga kangiti, promise. So, ayan, nalagay na natin yung spinach mga kangiti. Parang ano yung spinach, yun, no? Pero sobrang sarap niyan mga kangiti pag naluto. At healthy at the same time, di ba? So, ayan, haluin lang natin pagkalagay natin ng spinach. Di ko alam kung anong tawag dito sa ginagawa kong ano, eh. Luto. Spinach na sweet and sour? Hindi siya sweet and sour. Di ko alam. Basta mamaya na lang. Di ko alam kung anong tawag. Basta yan, halo-halo muna tayo dito mga kangiti. Ayan, hanggang sa medyo lumambot na yung ating spinach. Mamaya isipin ko kung anong tawag dito sa niluluto natin. Dahil di nagka-function ng aking utak. So, ayan, dalagyan na natin ng... Ayan, nakalimutan ko na naman to. Ayun! Oyster sauce pala mga kangiti. Visit. Makakalimutin na talaga ako. So, ayan. Halo lang natin siya mga kangiti hanggang sa mag-ano yung lasa niya. Ito, hinaan ko lang yung apoy dyan. Wow, may pag-flip-flip pa. Pagtaas pa ng pan. Kala mo man talaga, chef. Hindi naman chef. Feeling chef. So, lagyan natin ng mga paminta para naman may konting anghang. So, yun mga kangiti, lalagyan na natin yung tofu na prinito natin kanina. So, yun, napakasarap po. Crispy na crispy yan, mga kangiti. So, syempre, haluin lang natin yan hanggang sa magsama na yung spinach tsaka yung oyster sauce na nilagay ko yun. Oyster sauce. Lagi ko nakakalimutan yung oyster sauce. Ayan. Uy, may nalaglag pa. Sayang. So, yun mga kangiti. Hindi na natin ito masyadong lulutuin kasi luto na naman na yan. At para... medyo fresh pa. So, ayan. Nalagyan natin ng asin, paminta. Tapos, yan na yun mga kangiti. Wala nang masyadong ingredients, diba? Sabi ko sa inyo, sobrang dali lang na ito lutuin. At healthy pa siya, kaya kumain na din kayo nito mga kangiti. Promise, masarap. The best. Isa sa to sa mga favorite ko na ulam eh. Kasi, dalawa lang yung pinaka main ingredients niya at the same time. Healthy. So, yan, nalagyan natin ng cornstarch para medyo lumapot yung sauce natin, mga kangiti. At nilagyan ko pa ng konting oyster sauce para kasi, uy, nalaglag pa yung takip. Sasama pa sa sa niluluto natin. So, yan, haluin lang natin hanggang sa maghalo na yung mga nilagyan natin, mga kangiti. Grabe, amay pa lang. Ang sarap na. Oof, nakakagutom bigla sa pag-voice over nang pag nagluluto tayo. So ayan, halo-halo lang tayo guys. Luto na yan. Konting ano pa, halo at painit. Pero luto na siya mga kangiti. Wow, sarap. Grabe. So ayan na mga kangiti, luto na siya. Sarap. So yung mga kangiti, luto na siya. Uy, grabe. Ang sarap po. So kakain na tayo. Let's go. So mga kangiti, nakabihis na tayo kasi ito na yung araw ng ating pag-uwi sa Batangas. So uwi na tayo mga kangiti. At yun, namimiss ko na yung mga anakis ko dun. Kaya okay na yung agenda natin dito. Natapos na natin, nakasama na natin si Kat. So update ko na lang kayo mga kangiti kung kailan siya ulit makakabalik sa Batangas. At ayan, umaga na mga kangiti. Ang aga ng sikat ng araw ngayon kasi 5:30 pa lang. Magpa 5:30 pa lang mga kangiti.
5 ako nagising, sabi ko, alam, liwanag na. So, maaga na ngayon, eh. Kasi pag nabiyahe ako, madilim pa, pero ngayon, maliwanag na. Pero anyways, mga kangiti, biyahe na tayo ulit sa pauwi ng Batangas. So, yan, magbabay lang ako dito kay Oreo, tapos ayusin ko lang ibang mga gamit ko pa dito. Kaya, let's go! Uwi na tayo, mga kangiti! Samahan niyo ako ulit sa pag-uwi natin. So mga kangiti, nandito na tayo sa Nasugbu, kakababa ko lang. Hindi, medyo kayo na pa ako bumaba ng bus. So, naantay natin si boss kasi nagpasundo kay boss Pablo natin, kay Love Love. So, dito na tayo sa McDo. Naantay ko siya kasi late siya nagising. Paalis pa lang siya ngayon. So, mag-aantay pa ako dito, mga kangiti. So, antayin natin yung pagdating niya, guys. Let's go. Antayin muna ako dito. Woo! Ang tagal ni boss. Ang tagal ni boss. Mukha akong tanga dito nag-aantay. Char. Tagal niya dumating. Waiting pa rin tayo, guys. One eternity later. Ayan na siya, guys. Ang tagal niya. Good job. Ang tagal mo, oh. Gising ko lang, ba man. Uy, saan ka punta? Saan ba yun dyan? Yan na, guys. Iyan, kasha. Bayan na muna kami pa-uwi, mga kangiti. Let's go. Baka masira. Ako, nahawakan ko na lang. Ayan na siya, guys. Let's go. Kaya muna. Good morning po sa inyong lahat at meron lang po akong i-share na magandang balita sa inyong mga kangiti. At hindi ko rin to ina-expect na mangyayari ngayon. Hindi ko talaga ina-expect kasi wala to sa plano na positive, mga kangiti, na buntis po ako. Oh my God. De, charot. Hindi ako buntis, mga kangiti. Ang sinasabi ko buntis dito, positive, ay ang aking alaga dito na si Blue. Ito siya. Si Blue, naalala niyo si Blue, mga kangiti? Ito yung pusa na bigay sa atin ni Love Love na galing kila Ate Majis. So, ay, nagagalit siya. Ayan, oh. Ang laki ng tiyan niya, buntis siya. Ah! Apangit ako lang yung tiyan mo. Ah! Ay! Sakit sinipa. So, yung mga kangiti, mamaya, apakita ko na lang sa inyo yung video. I-videoan ko na lang siya. So, siya yung buntis, mga kangiti. Hindi po ako buntis. It's a prank.
So, masaya akong binabalita sa inyo mga kangiti. Buntis na yung pusa natin dito. Ngayon naman, another chapter. Ang buntis naman ay hindi mga dogs, kundi yung mga alaga natin ditong pusa. At nagulat ako kasi nga, lumalaki yung tiyan niya. Akala ko busog lang siya, matakaw lang siya. Pero habang lumalaki yung tiyan niya mga kangiti, nagde-develop na din yung dede niya. May lumalabas na nagatas at dumadami na yung dede niya. Kaya sign na yun na, ay, ba't dumadami? Normal pala na dumami. I mean, may lumalabas na ng milk dun sa tiyan niya. So, it's a sign na buntis siya mga kangiti. At kakaiba din kasi yung itsura nun tiyan niya. So, hindi siya yung parang buntis lang. Ay, hindi lang siya yung parang buntis ng tuloy. Ah, pasensya na guys. Medyo hindi pa nagpa-function ng aking mind. Hindi lang siya yung parang busog lang. Kasi, nagsistay na ganun yung tiyan niya na malaki. So, positive talaga mga kangiti na buntis siya. Kaya, ayun, masaya akong binabalita sa inyo yung mga kangiti. At meron naman tayong bagong mga babies na alagaan. Oh my God. Eh, wala namang mga pusa dito na lalaki. Hindi ko alam kung saan siya nagpupunta ang pato siya na buntis. Eh, yun ang kinakagulat ko. Siguro, gala kasi ito si Blue mga kangiti. Doon pumupunta siya doon sa... doon sa mga inay, may mga ibang pusa doon. So, ayun, buntis siya guys. And hindi ko alam kung paano ko anin yung mga anak niya. Dahil halos lahat na ng mga anak ko dito mga kangiti nagbuntisan na. Ang hindi na lang nabubuntis si Sophia. Tapos ngayon dumagdag pa to. Dumagdag pa tong isa na to. So ngayon naman, another chapter ang aalagaan natin dito sa Kubunuto. Mga pusa naman na baby, mga kangiti, mga kuting naman yung aalagaan natin. Hindi ko lang alam kung ilan yung hindi ko lang alam mga kangiti kung ilan yung magiging anak ni Blue, pero yun, sobrang na-excite ako kasi meron na naman tayong bagong aalagaan, meron na naman bagong maiingay. Ano na siya? Isa na siyang dalaga na siya kasi nabuntis na siya. Late-late pa rin. Hindi ko alam na mabubuntis siya mga kangiti. Kasi, alam mo yun, dito lang kasi yan eh. Pero yun, anyways, lahat naman ng mga animals ko dito eh, mga alaga natin dito eh, dumadating na sila sa point ng mga nag-aanakan na talaga. So, ayan, ngayon, ang goal ko ngayon din, ngayong year, ipakapon na sila. At si ano, si Daga, tsaka si Ligaw, papakapon na natin sila mga kangiti kasi naramdaman ko, may mga pumupunta na naman ditong aso. At naramdaman ko na malapit na naman silang reglahin. At naramdaman ko, mabubuntis sila ulit. Mabubuntis ulit sila. So, mahirap ulit mabuntis kasi syempre another dogs na naman. Ang dami ko ng dogs dito mga kangiti. So mahirapan na ako. Ngayon nga sobrang nahirapan ako kasi ang dami pa din nila. Ang hirap mag-ano ng budget para sa mga dogs kung madami. Ang hirap budgetin ang pagkain nila kasi madami kang papakainin. Syempre hindi naman pwedeng hindi mo sila pakainin, di ba? Syempre, ako talaga minimake sure ko na kumakain sila everyday. Yun. So, yun yung ano mga kangiti. Yun yung good news na i-share ko sa inyo. So, baka maano kayo dyan. Akala nyo ako yung buntis. Ako yung buntis. Pero hindi pa ako buntis mga kangiti. Yung pusa ko po yung buntis. Hindi po ako. At, ayun. Good news lang mga kangiti. Share ko lang sa inyo kasi panibagong ano na naman to eh. Dagdag sa panibagong dagdag na naman sa pamilya namin yung magiging anak ni Blue. Ito si Blue yung pusa natin. Dagdag na naman. Kasi dalawa na yung pusa ko dito. Si Baby tsaka siya. So, madadagdagan na naman tayo ulit dito mga kangiti ng miyembro ng mga pets natin. And sana yung panganganak ni Blue mabuhay lahat ng anak niya kasi kawawa naman pag namatay, diba? So, yun mga kangiti. Yun na yung share ko sa inyo na good news. So, sana, na-excite lang din ako kasi
kit ng mga kuting din. And yun, and sa mga ano dyan na prank. Dyan sa thumbnail, sorry po, hindi po ako buntis. Yung alaga ko po yung buntis. Medyo late yung upload ko. Wala akong masyadong vlog ngayong month kasi basta nagkaroon lang problema mga kangiti. Pero okay naman, okay naman. Na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Pero go pa din mga kangiti. Siyempre, hindi naman tayo mawawala. Andito pa rin naman ako, andito pa rin naman si Ken. Andito pa kaming lahat na okay na okay. May mga times lang talaga na minsan mawawala ako kasi yun, ang gulo ko mag-explain. Basta yun mga kangiti. Thank you sa lahat ng support, thank you sa lahat ng mga nagko-comment. Siyempre yung mga kangiti natin dyan na palagi nakasupport sa atin. Siyempre kaya huwag nababasa ko yung mga comments nyo. Siyempre yun yung mga nagbibigay ng dahilan para magpatuloy tayo mga kangiti. Kasi alam ko may mga tao pa din na sumusuporta sa amin, kayo. At ayun, maraming salamat from the bottom of my heart. Maraming salamat sa inyo mga kangiti, sa patuloy na pagsuporta, sa patuloy na panonood, at especially sa patuloy na nag-no-skip ads. Maraming salamat sa oras nyo at sa support mga kangiti, especially kay Nanay Mo Pan Planet So Weird, kila Kuya Jeff, kila Tito Rudy, Italina, sa buong Sword Family, kay Love Love, kay Kore, bumubuo ng vlog natin dito. Maraming salamat sa inyo. At yun mga kangiti, ang dami kong hanash. Pero anyways, thank you talaga. Thank you sa inyong lahat. Since nakuha na nga natin yung passport natin mga kangiti, napakita na natin kay Madam Kat. At ngayon naman papakita, since nandito na nga tayo, ngayon naman papakita ko kay Boss Pablo natin kung ano yung magiging reaksyon niya dito sa passport ko. Kasi wala lang, gusto ko lang ipakita mga kangiti. Gusto ko lang share sa inyo yung yung passport natin to. Papakita ko kay Madam, kay Boss. So ayan, let's go. Tara natin siya dun sa labas. So ayan si Blue mga kangiti oh. Ang laki na yung tiyan niya oh. Girl, buntis ka girl. Uy, huwag kayo makulit. Girl, buntis ka. Ayan siya guys oh. Ang ganda niya oh. Sobra siyang maganda. Hi Blue! Ang laki na yung tiyan niya guys oh. Ganda niya oh, white na white 'yan. Girl. Nako, patay ka. Masakit mga anak. Sabi ko sa iyo. Sakit magpadede. Buntis pa more. Girl. Ganda ah. And guys, let's go. Pakita na natin kay Boss. Dito kasi siya sa loob eh ng kubo. Ano yan? Ba't ka nakaganyan? Good morning! Aga na ang gising ngayon mga man, oh. Gising na ako kanina, yung mga alas 6 pa. Masarap ba ng tulog mo? Lumabas ako dito. Hindi na kita dun, nagsasalita ka dun, ha? So, yan guys. Gising na si Boss. And may papakita lang ako sa ilab. Kasi di ba nga, umuwi nga ako ng Cavite para kunin yung passport ko. So, papakita ko siya sa'yo. Huwag mong papakita dito sa video ah, kasi personal ano ito. Iangat mo na lang. Hindi, tignan mo na lang dyan. Oh, eto na guys, papakita natin kay Boss. Ano mo na naman to? Ano? Ang title mo na naman dyan, lalayas-layas ka. Dami nagko-comment sa vlog ko, iiwan mo na daw ako. Iiwan na kita. Nasaan na kita na? Anong sabi mo? Taba. Hala, hipal ko! Lahat kayo sinasabihin ako ng mataba. Butyog. Ganda. Ikaw. Ayaw mo nang ganyan. Ayaw mo nang ganyan. Ano mo sabi mo, naaris na ako? May passport na ako eh.
pwede na kitang iwan anytime. Ingat. Sabi mo, alis ka. Hindi, mag-ingat ka. Joke lang, mga kangiti. Basta. So, ayan, napakita na natin kay boss. So, okay, nakompleto na tong vlog natin. So, ano yun. Secret. Panoorin mo na lang dyan sa... dito sa vlog ko, kung ano yung ginawa ko dito. So, ayan guys, let's go. Edit. Oh, uwi na muna kami ng bayan, mga kangiti. Baka kasi yung bayan, oh, naampun na. Oh. Kasi nag-uulan ngayon. Hindi natin alam, baka bigla umulan. Kaya, kailangan namin umuwi. So, let's go. Tsaka, kailangan ko na din maghabol ng vlog kasi patapos na yung month. Let's go, guys. Blue! Uy, si Blue! Laki na yung tiyan niya. Ano kaya na buntis yan? Ay, oo nga. Ano, masasabi mo buntis ng iyong anakis na isa. Ewan ko dyan. Hindi na, wala na may ibang pusa dito eh. Wala na may ibang pusa lalaki. Hindi, ewan, hindi pa naman siguro sure na buntis. Pero... imposible kasi mabuntis siya, wala naman kasi ibang pusa kaya dito. Kaya nga, isang sino nagbuntis sa kanya? Hindi ko alam. Wala namang, hindi kaya mga tuta na yan. Hala, pwede ba yun? Di ba nung nag-hit yan, di ba kinakastahan yan dyan? Hala, pwede abnormal yung anak niyan, pusa at saka aso. Hindi naman pwede yun. Walang ano, wala namang ibang ano dito. Baka nga nabuntisan doon sa mga inay. Aba yan, baka nung nag-hit yan, dumayo tayo doon sa mga inay. Sa mga inay, madaming pusa kasi, mga tiger. Mm. Ready ka na sa kaingayan dahil maingay ang kuting pag bagong panganak. Maingay ba yan? Oo. Hindi, pag walang nanay. Pero, erem pa, lagi nalabas yan. Iwan yung anak niyan. Naranas ko yan kasi sikat may pusa dati na kuting. Walang nanay pag naalis. Ayaw, mas okay-okay naman na yun. Mas ano yun? Mas okay yung pusa. Mas lazy na yun dito sa mga hinayupak na aso ito. Kasi mga pusa, andyan lang yan. Yung ingay, kaya mong tisingin. Kaya nga, pero yung mga... kulit ng mga to, hindi mo kaya... nagangat-ngat. Wasak pag-ala-gala. So, yan. Ay, mag-ano na pala kami sa ano? Mag... yeah, si Kangiti na lang mag-vlog nun. Na-order ako nung ano nila. Nang? Kasi, nag-ano sila? Nag-garapata ngayon? Oo, nauso yung garapata. Ano, bumili ako nung pampatak. Ang dami kong binili. Dalawang 9 na tube. Sa isang tuta, isang tube. Bali, ilan yun? 9 plus 9? 18. Yun, 18. 18 na piraso. Tapos, bumili na din akong pandiworm. Tapos, bumili din ako nung pampatak ni Yumi sa mata. Yung gano'n. Nawawala pala yun, yung parang puti-puti. Papataka mo lang ng gamot. Update ko na lang kayo, guys. Update ko na lang kayo, mga kangiti, kung ano yung mga nangyari sa dogs. Kung ilan na lang sila, kung ano nangyari sa kanila. Kasi, hindi ko na sila na na-vlog pa sa inyo after nung mga nagkaroon ng parbo. Kung ano yung naging update. Di ko na-update sa inyo, mga kangiti. Pero feeling ko, ngayon. Pero ngayon, okay naman na sila. So, thank God. Thank God na okay na sila. Pero, meron pa rin akong ano, bad news na aano sa inyo sa kanila. Kasi, yun nga, since hindi ko na nga na-update sa inyo, mga kangiti. May mga nangyari na hindi maganda sa mga dogs natin na iba. So, hindi ko sila sa inyo nasabi kasi sobrang ano na ako, na stress. Kaya wala na akong, hindi ko na oras pa na i-vlog pa na ganun. Pero okay naman na, naka-recover naman na kaya wala nang problema. So, ayun, let's go guys! Ang dami ko sinasabi. So, maya na ulit. Let's go!